Hey hustlers! Well, tagal kong di nasabi ng term na yun. Ang tagal ko kasing hindi gumagawa ng work or self-development related na content. Pero this one is actually part 2 nung dati kong vlog entitled Madali ka bang ma-fall? Huwag magpabola sa mga bluff tactics. Pero this one, we will be focusing more sa infographics. So, let's start! Anong mapapansin nyo sa graph na to? This is actually a Chevy advertisement in the past na kiniklaim nila na superior sila sa ibang brands ng trucks kasi ito yung comparison ng mga trucks ng bawat brands na over 10 years old pero nasa daan pa. You can see na Chevy yung may highest percentage. Now, tama naman yung mga numbers and yung mga labels. Pero, the way kasi na pinresent tong graph na to is misleading. Ma-figure out mo ba kung bakit? Ito yung ginawa kong graph. Same numbers pa rin kung mapapansin nyo. Same brands, same labels. Pero, instead of magsimula ako sa 95%, nagsimula ako sa 0%. Pansinin nyo kung paano hindi na ganun ka-superior tingnan bigla yung Chevy over the other brands like Ford, Toyota, Nissan, and then Datsun. Yung dahilan kung bakit misleading yung graph A is because ina-assume natin na yung mga columns ay proportional sa isa't isa. Kahit hindi na natin tingnan yung label sa vertical axis. So kapag tinignan mo yung graph A, di ba parang ang layo ng agwat ng Chevy sa Nissan, wala pang kalahati. Tapos yung Toyota, halos nasa kalahati lang. Pero pag sinimulan mo yung scale sa zero, makita mo na hindi naman pala ganon kalaki yung pinagkaiba ng isa't isa. Isa lang to sa mga examples kung paano minimisuse ng ibang tao yung graphs and charts. Hindi naman lahat ginagawa to out of malicious intent, yung gusto nilang manloko. Yung iba is hindi lang aware sa mga properties of graphing and charting. Pero kasi yung mga gantong klase ng practice ay nagdudulot ng misinformation and misunderstanding to other people. And tayo para maprotektahan natin yung sarili natin and yung ibang tao sa gantong klase ng misleading data, we have to be aware of these tactics. So, let's take a look at another example of misleading data. Ito yung isa sa mga graphs na ni-release ng Department of Tourism noong 2017 SONA. Pinapakita nitong graph na to na may 109% increase in tourism revenue noong first year noong present administration versus noong nakaraang administrasyon. Anong tingin nyo sa graph na to? So, ni-recreate ko ulit yung graph. Ginamit ko pa rin yung same numbers. Pero sa graph na to, instead of skip ko yung 2011 to 2015, kagaya nung kabilang graph, sinama ko to sa data. Napapansin nyo ba na parang hindi na ganun ka-impressive yung 2016 revenue? Pag nakita nyo yung revenue growth from 2011 to 2015. And actually, kung mapapansin nyo, nag-decline pa nga yung revenue from 2015 to 2016. Yung dahilan kung bakit misleading yung graph A is dahil merong nakatagong data na crucial para maintindihan mo yung context ng mga pangyayari. Ang tawag dito is cherry picking. Na-discuss ko na rin to dun sa previous, dun sa part 1. Basically, ito yung practice na pinapakita mo lang yung mga parts na sumusuporta dun sa conclusion na gusto mong palabasin or sa agenda mo. Kahit na merong ibang data na hindi ito sinusuportahan or contradictory dito sa sinasabi mo. Yung paglampas sa 5 years sa isang time series na analysis, ina-undermine niya yung growth na nangyari.
on those 5 years. And syempre, in a way, that can be a misleading thing to do. Tingnan pa natin yung mga examples. Itong graph na to is shinare ni Senator Cayetano nung previous Senate hearing. Pinapakita nito yung number of murder and homicide cases na nag-report throughout the years. May napapansin ba kayo? Naka-divide sa dalawa yung 2016. And actually, hindi pa completed yung data for 2016 hanggang August 3 pa lang. Kaya mababa yung numbers. Hindi ko makita yung complete numbers nito eh, kaya hindi ko rin na-recreate yung graph. Pero a more truthful graph would be yung gagamit kayo ng consistent unit of measurement per year. So in these examples, dapat isang data lang per year, hindi pwedeng i-divide mo sa ibang parts. Dapat consistent lagi. And also, dapat lahat ng year hanggang August 3 lang yung kinuha na numbers kasi hanggang August 3 lang yung last part eh. So, hindi comparable. Another similar example na hindi ko nakuha yung numbers kaya hindi ko ma-recreate is this. Pansinin nyo, yung 2011 to 2014 data, sa halip na sum, tapos isa-isang entry, is ginawang average. Para yung mangyayari yung nag-skip ng time years kasi hindi mo makikita yung story, yung complete story by using averages. Also, yung 2017 data is incomplete pa rin. So, related din sa previous point ko na kapag tumitingin kayo sa graph, i-check nyo na consistent yung means of measurement and representation per item. This one, pansinin nyo. Ni-release to ng Presidential Communications Office recently, kasi ni-rank nila yung Philippines as the third among ASEAN countries when it comes sa pag-rollout ng vaccination against COVID-19. Anong mapapansin nyo? So, ni-recreate ko yung graph with the same numbers, pero dinagdag ko rin yung population per country and then yung percentage ng nabakunahan versus dun sa population. Tingnan nyo. Actually, dito sa graph, sa among the five countries, less than 1% pa lang yung nabakunahan sa Philippines. It's actually the lowest among the other countries na ginamit dun sa comparison. Kasi yung other countries, almost 2% na yung Cambodia and Malaysia, and then 4% na may Indonesia, and then Singapore is at 22%. Yung graph A is actually another example of cherry picking kasi merong mga nakatagong context yung data na contradictory sa conclusion. Infographics are amazing tools for data. Pero more than yung sa nakikita mo, kailangan isipin mo, meron bang nakatago? Meron bang ayaw sabihin, ayaw ipakita sa data? Kasi baka mas mahalaga yung nakatago kaysa yung nakikita mo. So, paano yan? How do you not fall for misleading data? I-check mo mabuti yung kabuuan ng infographics. Scrutinize mo yung bawat labels, axes, yung measurement na ginamit, pati yung sources. Tingnan mo kung yung mga items, measurements, yung time, and all points of comparison ay consistent ba sa isa't isa. Numbers don't lie, pero sadly, people do. And tayo na mga data consumers, kasi nagko-consume or tumatanggap tayo ng data, and data producers, since ako, halimbawa, may vlog ako, nagsishare ako ng information, responsibilidad natin na seryosohin ang pagtrato sa bawat data na gagawin natin, i-share natin. Kasi misinformation have actual effects in our society. Misinformation is hurting our society. It's hurting actual real people. So, kailangan natin maging responsable sa bawat impormasyon na gagawin natin or ibabahagi natin or natatanggapin natin.
So, please don't fall for misleading data. Protektahan nyo yung sarili nyo against it. Don't create it. Don't spread it. Salamat sa pagtapos ng video kahit na hindi naman to bike or motorcycle related content. Nag-rides ako kasi it makes me happy, pero actually the past 2 months wala ako sa mood, so I stopped riding. Pero for now, actually I wanted to share about Project SPARTA of DOST. Since wala nga ako sa mood mag-rides for the past 2 months, naghanap ako ng ibang distraction na pwede kong gawin para ma-distract ako from all the negative things, real and imagine. Anyway, yung Project SPARTA is a project of DOST para turuan yung mga students, yung mga professionals or students ng data science and data analytics. Meron silang scholarship program. I'm gonna link the information in the description para makapag-apply kayo. Madali lang yung application to be a scholar. Basta put in yung effort and time para tapusin nyo yung scholarship program. Actually, nung MECQ lang ako nag-start, di ba? Pero, halos patapos na ako. 3 courses na lang and I'm gonna graduate na on the course that I chose, which is the Data Analyst Pathway. Yun. If may questions kayo about Project SPARTA, let me know in the comments, or kung Project SPARTA scholar na kayo or graduate na kayo. Let me know, baka may ma-share kayong tips sa akin for my last 3 courses. And I heard meron pang capstone project kapag natapos ko na yung 10 courses. So that's it, guys. Keep safe, as always.